The release of the official list for the 2022 polls can give a bigger picture sa PNP sa kung sino ang mga dapat i-monitor. Malaking tulong sa Philippine National Police ang listahan ng mga kandidato na inilabas ng Commission on Elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Roderick Augustus Alba, maisasaayos na nila ang mga ipatutupad na seguridad base sa kung sino ang mga magkakalaban sa politika sa isang lugar. PNP Chief General Junior Carlos said na makatulong ito para makafocus ang mga PNP units sa pagmonitor sa kung sino mga kandidato ang tatakbo, ang kanilang background, relasyon sa kanilang mga kaaway o may history of violence na sa pagitan nila. Sa pamamagitan nito, ngayon pa lamang ay mapipigilan na nila ang mga karahasan at krimen na maaaring sumiklab lalo na kung matindi ang political rivalry sa lugar. Better intelligence gathering can result to better deployment and strategies. We want to suppress crime from happening. Panawagan naman ng PNP sa bawat kandidato, iwasan ang karahasan para sa pagkakaroon ng payapang halalan. Gusto natin na peaceful at orderly ang election. We hope that our candidates will be one with us in this advocacy. Una nang sinabi ng PNP na mayroon ng 39 na bayan at 7 lungsod silang tinututukan dahil sa posibleng pagkakaroon ng karahasan ngayong darating na halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.